Ayon, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Rundi TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic, mga kababayan. Ito, isa na namang magandang balita laban kay TTG leader Arne Teves, mga kababayan, ha? Department of Justice ay nakipag-ugnayan na sa Interpol para nga maglabas ng red notice laban sa teroristang si Arne Teves, mga kababayan. Palakpakan muna tayo, ha, mga kababayan, ha? Dahil itong si Arne Teves ay paliit na ng paliit ang mundo na ginagalawan, mga kababayan. Isa pang ginagawa ngayon ng Department of Justice, yung pagkansila ng passport ni TTG leader Arne Teves, mga kababayan, para hindi na nga ito makalipat pa ng ibang bansa at mananatili na lang ito sa Timor-Leste hanggang matanggap nga yung formal na liham na nanggaling sa Department of Justice na nung Huwebes ay pinirmahan na ni DOJ Secretary Boyeng Remulla para i-turn over itong si Arne Teves, mga kababayan, dito sa ating bansa. Palakpakan, ano? Ihanda ang kulungan para kay Arne Teves. Ihanda ang kulungan para sa mga tauhan ni Arne Teves, mga kababayan, dahil sigurado na tayo pag nagkataon na i-turn over na ng Timor-Leste itong si TTG leader Arne Teves, mga kababayan, ay talagang sa kulungan didiretso ito, mga kababayan, ha? Yun na nga, ano, mga kababayan, ano, sunod-sunod na yung pagkilos ng Department of Justice. Oy, DOJ Boyeng Secretary Boyeng Remulla, ha, bilisan muna kasi malapit na yung eleksyon. Baka magamit mo yung pagka-aristo ni Arne Teves pag nakulong yan, baka pwede mong gamitin na tumakbo ka bilang isang senador, eh. Talo ka ni DJ Bantag. Mayroon mga nagsusulong ngayon na DJ Bantag for senador. Kahit mga wanted itong si DJ Bantag, may mga nagsusulong na patatakbuhin ito bilang isa sa mga senador natin dito sa ating bansa, mga kababayan. Yun na nga, no? Wag na natin itong patagalin. Ito yung napakagandang balita at napakaganda ng ginagawa ng Department of Justice ngayon dahil nga sunod-sunod na yung pag-proseso kung paano itong si TTG leader Arne Teves ay maibalik na dito sa ating bansa para nga makulong at talagang mapaglusahan niya lahat ng ginawa niyang kasalanan sa pagkamatay ni dating Gobernador Ruel Digamo. Hindi lang kaya Gobernador Ruel Digamo, ano, doon pa sa mga nadamay, doon pa sa 10 namatay, at doon pa, mga kababayan, sa mga nangyayari noong 2019 pa na may warrant of arrest na rin, mga kababayan, ha? Yun ang ano, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice sa International Criminal Police Organization o Interpol para mapauwi na sa Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinisikap nila na magkaroon ng red notice mula sa Interpol si Teves, lalo na't namarkahan na siyang terorista sa Pilipinas. Ipinakakansila din ang travel documents si Teves para mas lumiit aniya ang mundo ng dating kongresista. Dagdag pa ni Remulla, napag-alaman din na patuloy ang paghingi ng asylum ni Teves sa Timor-Leste. Ngunit, maliit umano ang tsansa na mapagbigyan ito. Sidney, ang inaparkansin din namin ngayon, yung Interpol Red Notice na nilalakad natin. Kasi designated terrorist, eh. Yung warrants na lang kailangan labas natin for the PCDC to enter to the record the wanted status of Mr. Teves. Yun ang ano, mga kababayan, ano, patuloy pa rin pala itong si Arne Teves na humihingi ng asylum sa bansang Timor-Leste, mga kababayan. Pero nagpahayag na nga, ano, yung presidente ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta, mga kababayan, na hindi nila gusto ang pagtira ni Arne Teves sa kanilang bansa. Baka nga ito'y magkasik ng lagi, mga kababayan, ano. Maraming manok na naman itong si Arne Teves doon sa Timor-Leste. Kaya pala, mga kababayan, ha, nung nagla-live pa itong si Arne Teves ay napakaraming manok. Kasi nga itong bansang Timor-Leste, eh, parang marami din pala sugarol dyan. Isa na nito si Arne Teves, kaya ito siguro talaga ang gustong pagtaguan at gustong maninirahan nitong si TTG leader Arne Teves, mga kababayan. Kaya patuloy pa rin itong nangihingi ng
asylum, political asylum. Sinasabi niya doon sa bansang Timor-Leste na ina-appease siya dito sa ating bansa, mga kababayan. At hindi ni Ernie Teves, ano? At isa pa, mga kababayan, bakit itong si Fred Henry Teves ay hindi naman parang tinututukan ang ating pamahalaan? Para namang wala bang kaso itong si Fred Henry Teves? Akala ko ba, mga kababayan, ay kasama ito sa tinag na terorista, itong grupong Teves Terrorist Group. Kasama ito, bakit hindi parang walang epekto? At yung pag-freeze ng kanilang mga ari-arian ay para namang wala namang nangyari, ano? Itong anak na ni Ernie Teves, mga kababayan, ay patuloy pa rin ito sa pangangarira, ano? At doon nga, marami rin itong mga pinagamon. Sabi nga nating mga kababayan, nung mayroon tayong ginawang reaction video dito tungkol kay kay Axel Teves, ay manang-mana din daw talaga sa kanyang ama na mahilig mang hamon, pero hindi naman matapang kung walang mga tauhan. Talagang sanay mga kababayan sa pag-utos. Pero kung talagang sila-sila lang, ay sabi nga ni Mirfes Diaz noon, ay napakaduwag naman itong mga tao na ito, mga kababayan. Dahil nga lang sa kanilang mga notorious na mga gunman, sa kanilang malapit nang naubos na mga notorious na killer, ay matatapang itong mga tao na ito. Sana nga, no? Sana nga ay magkaroon na ng hustisya yung pagkamatay ni Gobernador Ruel Ligamo, dahil nga parang ang tumahimik na, mga kababayan, ha? Akala ko nga ay matatabunan na ito sa issue ngayon, dahil yung issue ngayon, ano, yung patok na issue ngayon, yung viral na issue ngayon, itong tungkol naman sa bangayan ni Pangulong Duterte at itong si Tambaluslos, si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ay talagang mainit din yung bangayan dahil sa away politika, mga kababayan. Pero sana, no, yung ating pamahalaan, unahin muna itong mga kriminal para naman hindi naman maging kawawa yung mga biktima. Huwag nilang pansinin muna yung bangayan dyan, kung ano-anong mga bangayan dyan. Dapat tutukan lang itong katulad nitong kay Ernie Teves, para nga mapanagot itong si Ernie Teves sa kanyang mga ginagawang kasalanan, mga kababayan, na dapat naman talaga ay maparusahan. Kasi nga napakaraming tao na pinatay nitong mga kababayan. Yung mga taga Negros Oriental nga, tuwang-tuwa, no, nung mayroon tayong ginawang reaction video dito na sinasabi natin na itong si Ernie Teves nga ay malapit na itong mapauwi dito sa ating bansa, dahil nga nag-request na yung ating Department of Justice na i-turn over na itong si TTG leader Ernie Teves, mga kababayan. Yun na nga, no, hanggang dito na lang muna, ano, at hindi talaga tayo makapag-shoutout ngayon dahil nagda-drive pa rin tayo. Shoutout na lang sa lahat ng ating mga viewers. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is from the TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.